Kung ang pag-uusapan ay ang pamumuno sa napakalaking imperyo ng China noong unang panahon, kailangan siyempre isang magaling at matikas na emperador dahil na rin sa dami ng mga kabaka at haharaping pagsubok ng iyong nasasakupan. At kadalasan mga lalaki ang mga naging emperador sa mga sinaunang dinastiya ng bansa. Pero itong si Wu Zetian na isang babae ay ang sinasabing kaisa-isang babae na naging emperador ng China. Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Paano ba naging emperador sa napakalaking imperyo itong si Wu Zetian? Sa totoo lang, ayon sa kilalang philosopher ng mga Chinese na si Confucius, ang mga babae raw ay hindi pwedeng mamuno sa isang kaharian. Sila daw ay mga tagapagsilbi lang o mga alila. Sa madaling sabi, ay mababang uri talaga. Pero magbabago ang kinagisnang pananaw nilang iyon sa panahon ng Tang Dynasty. Ito'y noong 618 Common Era. Ito'y dahil sa panahon ito ay nabigyan ng tsansa ang mga kababaihan na mahubog ang kanilang mga sarili. Nabigyan sila ng sapat na edukasyon, karapatan at kapangyarihan. Ang pinalitan ng Tang Dynasty na Zhuwei Dynasty ay bumagsak. Ito'y dahil sa pamumuno ng angkan nitong si Li Yuan at ng anak niyang babae na si Ping Yang. Itong si Ping Yang ay bumuo ng malaking hukbo. Kilala siya bilang isang pinuno ng hukbo kahit pa siya ay isang babae. At pinamunuan niya ang tinatawag na Women's Army. At tumulong nga siya sa pagkubkob ng Chang'an, ang kapitolyo ng Zhuwei Dynasty. Ang tatay nitong si Ping Yang na si Li Yuan ang naging unang emperador ng dinastiyang Tang. At dito na nagsimulang kilalanin ng gusto ang mga kababaihan at kung ano bang magagawa nila para sa imperyo. Sa mga panahon iyon ay nananatili pa rin namang mga lalaki ang emperador na mga kababaihan ay nasa kasunod na mga posisyon lamang. Hanggang sa dumating na nga ang time itong si Wu Zetian. Itong si Wu Zetian ay pinanganak sa pangalang Wu Mei noong February 17, 624 Common Era. Ito ay sa isang mayamang opisyal ng Zhuwei Dynasty. Ang ama niya ay kilalang taga-suporta nitong si Li Yuan. Itong si Li Yuan niya ay ang unang emperador ng Tang Dynasty. Nakilala rin sa tawag na Emperador Gaozu. Binigyan ng tatay niya itong si Wu Zetian ng maayos na edukasyon. Kaya naman naging isang napakatalinong bata niya at isang kahanga-hangang babae. At bukod dito ay maganda rin siya. Kaya naman ang sumunod na emperador ng Tang Dynasty na si Emperador Taizong ay nagustuhan siya. At dahil dito ay ginawa siyang concubine nito o isa sa mga asawa. Ang concubine kasi kumpara sa urig na asawa ay mas mababa ang status. Pero sa totoo lang, ang pagiging concubine sa isang emperador sa panahong iyon ay tinuturing na isang karangalan. Kumbaga, para kang nanalo sa isang beauty pageant. Pero isa ka pa rin namang kabit sa salitang kanto. At dahil matalino nga itong si Wu Zetian, ay napansin nito ng emperador at ginawa siya nitong sekretarya. Kaya naman naging bahagi siya ng mga mahalagang pagpupulong sa kung paano patatakbuhin ang imperyo. At nang tuluyan ng bawian ng buhay ang emperador na si Taizong. Itong si Wu Zetian ay naging isang Buddhist nun. Ganun kasi ang ginagawa sa mga concubine ng isang emperador. Kapag namamatay na ang emperador, dinadala na lang ito sa isang templo para maging monghe. Naisip naman itong si Wu Zetian na parang marami pa yata siyang pwedeng magawa kaysa naman magbulay-bulay lang sa templo. Kaya naman nang alukin din siya ng sumunod na emperador na si Gaozong, ang anak nitong si Taizong. Nagagawin din daw siya nitong concubine. Dito ay pumayag na rin siya. Pero naging issue pa nga ito at naging controversial. Dahil itong si Wu Zetian ay sinasabing stepmother nga nitong si Gaozong. May mga kumalat na kwento na para daw mapalitan nitong si Wu Zetian ang number one na asawa nitong si Gaozong ay pinrame up niya raw ito. Pinalabas niya na ito ang pumatay sa anak nila ng emperador at napaniwala niya naman ng emperador.
At dito ay pinalitan nga niya ang number one na asawa ng hari. At syempre, siya na ngayon ang number one. At masasabi ng isang empress ang kanyang estado. Kaya naman naging bahagi na rin siya ng pagpapatupad ng mga batas at pwede na rin siyang masunod sa kanyang mga gusto. At nang bawian naman ng buhay ang pangalawa niyang asawa dahil ito'y sakitin. Ang isa sa mga anak nitong si Wu Zetian ay pina-exile niya dahil maaari daw itong sumunod sa trono. Kumbaga naging banta ito sa kanya. Ganon siya kautak. Dahil sa panahon iyon ay nagkaka-interest na rin siyang pamunuan ng buong imperyo. Una munang umupo bilang emperador ay ang isa sa mga anak niya, ang nakababatang si Ruzong. At dahil bata pa nga itong si Ruzong, ay itong si Wu Zetian pa rin ang nasusunod sa mga desisyon. At kung sino ang tututol sa kanya ay siguradong mahatulan ng kamatayan. Pero ang mga opisyal naman na loyal sa kanya at taga-suporta niya, ay binibigyan niya naman ng magandang posisyon sa kaharian. Hanggang sa tuluyan na ngang mapaalis itong si Wu Zetian ng anak niyang si Ruzong. At dito ay nagdeklara na siya na ngayon ang emperador ng buong kaharian. Sa pamumuno nitong si Wu Zetian ay nagsimula ang tinatawag na Zhou Dynasty. Itong si Wu Zetian ang sinasabing kaisa-isang babae nga na naging emperador ng China sa kasaysayan. Kaya nga lang ang kanyang panunungkulan ay naging maiksi lamang. Dahil nang umupo siya sa trono ay 66 years old na siya, so medyo matanda na. Pero sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang paunlarin ang imperyo. At hindi rin nagtagumpay sa kanya ang mga pananakop na ginawa ng mga kalaban tulad ng mga Tibetan. Gumawa rin siya ng lihim na grupo na magbabantay sa kanyang kalagayan o kumbaga secret police. At ang mga ito ay sobrang tapat sa kanya. At kaya naman sinasabing siya ay walang awa ay dahil sa napakarami niya ngang mga pinapatay. Kabilang dito ay ang naging kalaguyo niyang isang monghe. At bukod dito ay ang mga kumokontra sa kanyang mga panukala. Maging ang sarili niyang anak na pina-excel niya ay namatay din. Pero sa kabila pa rin ng mga ito ay nakuha pa rin naman niya ang loob ng mga pangkaraniwang tao. Lalo na nang suportahan niya at isulong niya ang pananampalataya ng mga ito na Buddhism. Nagpatayo pa nga siya ng mga pagoda at mga monumento ni Buddha. Umunlad din sa panahon niya ang kalakalan, kaya naman lalong yumaman ng imperyo. Binabaan rin niya ang buwis sa mga magkasaka, kaya naman lalong naging maalwan ang buhay ng mga ito. Lumakas ang agrikultura, kaya naman kahit dumanas ng malawakang tagtuyot, ay marami silang mga naimbak na palay para magamit o maipamigay sa mga nangangailangan. Kaya lang, nang umedad siya ng 81, dahil sa katandaan ay nahirapan na siyang ipagtanggol ang kanyang posisyon. Kaya naman madali ring naagaw ito sa kanya. Pagkatapos noon ay minabuti niyang magsisi at humingi ng tawad sa mga nagawa niyang mga kasalanan bago siya bawian ng buhay. Naisulat pa nga ang mga paghingi niya ng tawad sa isang gintong tablet. At hanggang sa bawian na nga siya ng buhay noong December 16, 705 sa edad niyang 81. Sa ngayon ay makikita ang mga alaala nitong si Wu Zetian sa Kyaling Mausoleum kung saan ay nakalibing siya kasunod ng kanyang asawang emperador na si Gaozong. Ang lugar na ito ay ang isa sa mga na-preserve na 18 imperial monuments. Hanggang sa ngayon ay may mga nagtatalo pa rin patungkol sa kung ito bang si Wu Zetian ay isa bang masama o isang mabuti. Pero ang walang duda dito na kahit siya ay isang babae, siya ay isang magaling na pinuno. Maraming salamat sa inyong mga paos, sa inyong pagsama sa ating kwento sa video ito. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong mga historical na mga kwento, pwede mong dalawin ang ating channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Just hit the subscribe button at ang notification bell. Kung mahili ka naman sa mga kwentong nakakatakot, meron tayong Tinig PH Stories at palike at pa-follow na rin ang ating FB page. Muli, maraming salamat sa inyo mga paos at para sa maraming pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.